Ayo po magpalang araw po kayo. Happy Easter po sa ating lahat. Happy Easter. Parang hindi pa nabuhay si Jesus sa ating buhay, sa ating mga makikita sa ating mga mata. Amen. Ayo po, maraming salamat. Kaya wala siya, napakabuti mo. Last week po, nagpatuloy ako ng Wednesday na gawain after po ng aming event. At yun nga po, nung nagkita po ako sa OBA, sinabi po ng officer po doon na pamangkin po ay darating ng, March 25. Pero ang binigay po na release na document sa akin ay March 29. Ang sabi ko po sa office, hindi ko po pwede ng March 29 na i-release kasi po March 25 po darating ang pamangkin ko. At napakabuti po ng Diyos. At 21 pa lang po ay na-release na po ang document para sa kanya. At ito na po siya. Amen. Napakabuti po ang niya sapagkat sa immigration po ay wala kang naging tanong sa kanya at kasi po ay tala din mga nakakasap sa sa immigration natin sa Pilipinas. At ngayon po nandito siya, maghahanap po ng trabaho, alam po bibigyan siya rin doon Yes, at dalawang Christmas ay nakasama natin dito sa ating lubasan, kaya wala siya kay Amen. Yung question po aking pagkakot, at pangalaman po, nung Easter po, tunay po ng the Lord has risen, sapagat pagbukas po ng aking email, meron po ako natanggap na email mula po sa aming HR department, at nakalagay po doon ay isang letter ng salary increment. Pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Muli po, maraming salamat, Yahweh, sa Diyos. Happy Easter po sa ating lahat. Amen. Amen. Diyos po ang Diyos buhay. Agahan na po ako ng gusto ng trabaho. Amen. 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 Siyempre po, at inamtuloy-tuloy na po tayo. At inamtuloy natin tatawagin na ng susunod na magyayabang sa kadakilaan ni Yahweh siya tayo. Walang iba kundi si Sister Angel Belisario. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magpapalang hapon po sa ibig lahat. Muli ay so ngayon po ay kinabalik ko lamang po ang mapulong salamat sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Nung nakarang linggo po kinausap ko ako ng bago ko yun po, unang pinagpapasalamat sa ating buhay po ang aming working relationship. Ang nagbo yung dati na talagang pinag-replay yung trabaho ko na maging maayos at smooth ang trabaho ko sa araw-araw. And pinalita po niya sa atin na sa kabila niya, hindi kami nakaabot ng sales last year ay nagkalawag pa rin po ang incentive na nakalaan po para sa akin. At bukod po doon ay sinabi pa po niya na kung kaya na daw po niyang doblehin yung binigay sa akin ay ginawa na niya. Pero yun po ay salita lamang ng tao. Ang pinangahawakan po natin ay salita. Amen! Ang Diyos po natin ay buhay at lahat po ng ating pangangailangan ay kanyang pinagkakaloob. Pangalawa po doon, dahil ako ipulingin sa at kailaman yung business po sa Dubai ay hindi po ganun ka-stable. But then, pag po pinagbagsak natin yung ating mga kumpanya na pinagkakabahuhan, imposible man, pero pinagkakaloob po ng Panginoon yung recently lang po na for yung first 2 months, hindi po nakakaabot ng sales quota yung kumpanya namin. At nararamdaman ko po yung pressure. But then, pag po pinag-pray mo po sa ating Panginoon, siya na po ang kilos doon. At bumubuhay po sa pagpapalang. Hindi lang po sa ating sa aking kumpanya, pati nasi-share din po sa akin. At pangalawa po doon yung aking pong inayos nung nakaraang, yung kahapon first day, kahapon lamang po. Nag-isip po yung mga inayos kong papel at lagi kong ginagawa yung 1 plus 1 equals 3. Talaga naman pong yun po ay subok at effective kasi naniniwala po tayo na pag ang kasama po natin ay si Yahweh Shaddai, may power. Amen! Amen. Amen. Amen po sa lahat ang
pinapapasalamat ko po ang pagkakataon o pinagkakalagot ko sa akin para makapaglingkod. At dahil po naniniwala tayo na sa paglilingkod po ay talaga naman po may kakibat na pagsubok. Pero hindi po natin kailangan bilangin ang mga pagsubok. Pagkus, katulad na po ng ulan, ang ulan po ay bumubuhos. Kaya po ang pagpapala ay patuloy na po. Wala man lang sa palaginip sa pangarap na makarating ako, pero kung plano ng
Para lang siya ang ating Diyos na pangdugaw. Amen. Amen. Sino gusto pa kailangan?
Apoy yung tatawagin natin. Lingaming ang paalangin po ni Yahweh El Shaddai. Kanilang narinig natin yung kanyang ina. Kahit ito rin lalo pinagpagalingan ang kanyang anak. Ang ating kapatid. Walang iba kundi si Brother Mark Bukal. Amen, God. Ito, palakaran natin si Yahweh. Malakas siya. Ayan, ikaw ang ito. Makasalang namin kay Yahweh Shaddai. Salamat, Panginoon, sa kabutihan pinagkakalaw mo sa amin. Amen. Nanay ko po yung kanina. Ayan, gawin ko, God. Ang dami mo natin dapat masalamat sa Panginoon. Ano, kanina, napakasarap ang ating mga salita. Pasasalamat at pangapatotoo kay Yahweh Shaddai. Unahin ko lang po, isa-isahin ko lang po, pabilis lang po ito. Una, gusto mo pasalamat kay Yahweh, of course, yung buhay yung pinagkalaw sa atin. Palapakan na natin si Yahweh. Una mo is, glory to God, kasi once in a lifetime na on behalf of the worship team mo, na naging bahagi kami ng concert ni Don Moen. Po yun, ano? So, salamat sa Panginoon dahil dinamin po niya ang bawat sa namin upang ipagsigawan ang pangalan El Shaddai. Amen? Sa lahat po nanalangin, suporta, nag-pray lahat po, pagpalaan lahat ni Yahweh El Shaddai. Amen? Glory to God. Pangalawa po is, napakabuti ng Panginoon, ano? Dahil hindi ko po inahataya sa buhay ko po, sabi ni Mama kanina na we've done a lot of trials nang nag-umpisa pa kami, hindi ko po inakala na merong isang mag-nominate sa akin. Hindi ko po pinala kung sino yun. Nag-nominate sa akin sa Kabayan Weekly. Nabasa ng iba rito yung buhay ko, so lantad na lantad yung buhay ko, no? Sino nakabasa ng Kabayan Weekly? Ayan, nakita niyo ba yung video? Nakita ko na sa Facebook lang. Achievers po sa UAE, ayan, sa Kabayan Weekly. Wow, isang biyaya ng Panginoon dahil may nag-dominate sa akin, di ko alam. In-email na lang ako ng Kabayan Weekly. Tinawagan ako, pinuntahan ako sa hotel, in-interview ako for 2 hours. Yung pala, di ko alam, yung features na pala sa matches sa charity nila sa Kabayan Weekly. Oh, hindi ko alam. Yung pala, ilalantad pala yung buhay ko doon. My God. Nakita? Ayan, ayan. May dalo talaga yung suba ko. Ito na. Yan. Naka-red. Proud mother, proud son. Amen. Ayan, dahil nung dyan, syempre, nakabuti ng Panginoon, nakita niyo yung pinagdaanan, no? From, kasi ko naging manager ako ng tao sa Pilipinas. Nagpunta rito, naging steward naman ako sa Pedro. So, nakalagay ko doon, Wheel of Life. From manager, stewarding. Ano yung patawa ng stewarding, no? Tagahugas, ng kaldero, ng plato, sisigawan ka ng chef, mumurahin ka, tatapunan ka ng plato, lahat maririnig mo sa kanila. So, sugat-sugat ang kamay mo. I started with that in Dubai. Kaya sa mga naghahanap po ng trabaho, may plano ako sa buhay. I was remember, sabi ko lang mo ito, when I was still a steward, kinakanta ko yung pakantang, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan buhay sa mundo. Huwag nawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Ito, kabigo ay hindi hadlang upang tumapas ka. Huwag nang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Amen? Asama mo si El Shaddai. Amen? Gawin ko na. At dahil mo dyan, sa April 7 mo, na-nominate na naman po ako as Kabayan of the Year. Wow! So glory to God, papuri kay Yahweh, na-nominate po ako. And dala-dala ho natin ang pangalan ni El Shaddai, hindi si Mark. Pangalan ni El Shaddai, dala-dala natin ito. Saan ho yun? Sa Baguio Fiesta sa April 7, may gala din or something interview dahil daw for Kabayan of the Year Award. So, kita nyo, hindi ko inakala pa lang talaga ganyan. Blessing ka dito. Lord God, at dami dyan, syempre, sa kabuti pagpapagal natin, sa paglilingkod, sa buhay natin. Hindi mo na ito sa Pilipinas. Napagkalooban tayo niya, sabi nga kanina, no? Hindi, wala makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ni Paul Gilbert, ilang hadlang na ang dumaan sa akin sa trabaho, sa posisyon. For 4 years, I was an assistant manager sa sales. Ngayon po, glory to God, pinagkaloob na sa akin as a full-fledged sales manager. Ano yung biyaya, umaapaw, ano, glory to God. So, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo bibigyan ng pawabayan. Ito pa, nakita ng Lord. Sabi ng Lord, anak, baka maliit na yung sasakyan mo. Sabi ng Lord. Baka maliit, kailangan makapagsakay ka pa ng mas marami. Ito lang, kahapon na, di ba? Di ba? Glory to God. Papalitan, pinalitan na ni Lord ng mas malaki. Pag-uwi ka kay Yahweh siya. Ito tandaan natin. John 13:7.
Sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, you may not understand what I'm doing in your life right now, but later on, you will understand. Sabi ng Panginoon. Amen? Ano ito pa? Sagaan natin Psalm 37:4. Seek your happiness unto the Lord. And He will give it the desires of your heart. Amen? Glory to God! Palapakan natin si Lord! Amen. Talagang siksik, lik-lik, at umakaaw. Amen. Pag ikaw ay ang tunay na mananampalataya ni Yahweh El Shaddai, tunay na siksik, lik-lik, at umakaaw yung matatanggap na palataya. Amen. So, convinced na ba lahat na si Jesus ay buhay? Amen. Si Jesus ay buhay, lahat ng kailangan natin, titinggin niya, titinggin mo. Amen. Ang Diyos ay hindi natutulog, di ba, si Shaddai? Amen. Kaya salamat sa Panginoon, nananalig tayo na lahat ng ating mga kahilingan. Expect something good will happen to us. Ang ating mga prayer request, i-direct sa ating Panginoon. Amen. The Lord, so tayo magtuloy-tuloy na, Sister Nan. Ang dala ba kayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Lahat po ng mandato nga tayo, sumisigaw ng buhay na magiging daluyan ng kanyang biyaya at mabuting balita na magbibigay kalakasan, magbibigay kakainan at katatagan sa ating buhay. Ating minamahal na kapatid, walang iba kundi si Brother Michael Zenbon! At syempre tayo po isasamahan ng Dubai Worship Team at sa pangunguna ni Sister Imelda Centeno. Isa po malang kapatid para kayawan sa mga. Thank you.
Thank you.
Hallelujah.